God will give His people ability and tact to prepare wholesome foods. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood ngayong hapon pong ito. Doc, ang init ng usapan natin. Talagang ano, parang wala na talagang katapusan, no? Yung mga trivia, yung mga news, iba't ibang mga klase ng mga balita talaga tungkol sa ating pagkain. Actually, that's the way it is. Kasi The way we look at it, a lot of people out there, especially our kababayan, needs these kinds of testimony or awareness, so that we'll have some sort of chance to reach more people in the area of preventive procedure. And that's what Kaalamang Pangkalusugan ay labaw. Salamat po, Doc. At ngayon naman po ay bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral ngayong hapon pong ito, ay tayo po ay manalang. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo pong kadakilaan, sa inyo pong pag-ibig sa sangkatauhan, Ama. Lubos po naming ipinapasalamatan ang amin pong mga katawan, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin, ang kalusugan, Ama, na ibinigay niyo pong regalo sa bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po kami, Ama, na maingatan ng aming pong kalusugan at sa mga tao o kaibigan po namin, Ama, na makakasama ngayong hapon pong ito, sila man po ay nanonood physically or sila man po, Ama, ay nanonood sa kanila pong mga telebisyon at via Facebook, ay i-bless niyo po ang bawat isa po sa kanila at magkaroon nawa po ng kagalingan dahil kayo po, Ama, ang aming pong dakilang manggagamot. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, good afternoon again, Doc. Yeah, okay. Good afternoon. Alam mo, Doc, ang sarap isipin na meron tayong mga, sa ating pong mga manonood, no, na marami din sa ating nagsisend na kanila mga prayer requests. Kaya sa ating pong mga manonood ngayong hapon pong ito, nawa po ay isama nyo din po yung kahit hindi po natin kakilala na nakikita natin na nagko-comment sa ating pong comment box or yung mga nagtitext po sa ating pong mga numero na fina-flash po natin dito po sa programang Kaalamang Pangkalusugan ay isama po natin sila sa ating pong mga personal na panalangin. Amen. And sa atin pong mga manonood, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakalagay po sa Councils on Diet and Foods, page 349. Sabi po dito ay, let the diet be progressive. Let the people be taught how to prepare food without the use of milk or butter. Tell them that the time will soon come when there will be no safety in using eggs, milk, cream, or butter because disease in animals is increasing in proportion to the increase of wickedness among men. The time is near when, because of the iniquity of the fallen race, the whole animal creation will groan under the diseases that curse our earth. Grabe, Doc. Wala akong masabi kasi dito napaka-specific talaga na binanggit yung, kasi di ba last time, Doc, pinag-usapan natin yung mga pagkain na nagbibigay talaga ng pampalasa sa ating katawan. Yeah. Kaya ngayong hapon pong ito sa ating pong mga manonood, ang ating pong topic ay yung mga magpapadagdag talaga ng lasa sa ating kinakain, Doc, no? At ito ay may pinamagatang o ang topic natin ngayong hapon pong ito ay tungkol sa grease o grasa. Doc, ano ba tong grease? Tuli, pagkasakyan, ito yung ginagamit talaga para dumulas yung andar ng makina eh. Kaya lang, kung pag-aaralan naman natin talaga sa katawan ng tao, di ba, lagi nating pinag-uusapan yung may kinalaman dun sa benepisyo at yung tinatawag na disadvantage ng mga hindi naman tamang, kung tawagin natin yung mga essential fats. Kasi meron tinatawag na saturated fats or trans fats. So, bagaman hindi ganun kadaling tanggapin ng katotohanan, pero isang bagay lang na ibigumbigyan ng daan sa ating pag-uusap na may kinalaman sa pangkalusugan. Sa era kasi ng natural medicine, to be honest with you, ang isang naging number one na focus kasi namin, hindi po pwede naman kasi naman talagang pababayaan mo yung kung ano talaga yung focus kung paano ma-deliver yung tao na hindi na sila magkaroon ng karamdaman. For example, pwede ba namang gagaling ang isang tao sa kanyang problema, sa kalusugan, kung hindi natin ibibigay sa kabuuan kung ano yung pinagmulan at kung ano yung pinanggalingan. Kaya sa naturopathy, actually, I'm always saying it mainly because people don't even know what's
actually go, kung ano yung nangyayari, di ba? So it means we are focusing more on the main cause, the main root. So that hindi na tayo kailangan mag-worry pa na bakit uminom ka lang ng ganung uri ng inumin mo na kung tawagin ni gamot, pero bakit bumabalik-balik? Kasi hindi kompleto yung informations nila eh. Kaya itong ating binibigyan ng daan dito, pag pinag-usapan natin itong Greece o kung paano natin maintindihan, ay intindihin natin na mayroong tinatawag na animal fat, mayroong oily matter, mayroong thick lubricant. Ito yung bahagi na kailangan nating malaman na napakahalaga ito, lalo-lalo na sa mga sasakyan natin pinag-usapan. Doc, kasi ano, kaya ko din po mga kaibigan na natanong kay Doc yung tungkol po dun sa grease or grasa. At nabanggit mo kanina, Doc, yung talagang punto eh. Kasi ginagamitan natin ng grease o grasa ang mga sasakyan para maganda, smooth kung bagay yung pag-andar ng isang makina, di ba? Eh kahit nga yung, ano, yung ball joint, para hindi magdikit yung bakal sa bakal, nilalagyan ng grasa yan eh. Para actually smooth yan. Para ala ka madidig na ek-ek, yung ingit. So, ibig sabihin pala, Doc, kailangan natin ng grease sa sasakyan. Pero, Doc, kailangan din ba natin ng grease or ng grasa sa katawan ng tao? Kailangan natin. Dahil talagang hindi naman po pwedeng maging smooth din yung andar ng ating katawan. Kaya lang, may dalawang uri ng grease. Meron tinatawag na hindi maganda. Na talagang naging cause ng pagkasira ng iba't ibang himay-may o ugat. Sa loob ng ating katawan. Kaya kung alam natin i-differentiate ito, hindi tayo malilito. At isang bahagi na napakahalaga nating maintindihan, ano yung bagay na alam mo na hindi makabubuti sa kalusugan mo? At ano naman yung bahagi mo na didesisyonan mo na alam mo na makabubuti sa kalusugan mo? Na ito yung tinatawag na bahagi ng kapangyarihan ng choice ng tao. At the moment we have these kinds of what you call it knowledge in the area of this what you call it preventive measure, then we are able to what you call it pre-qualify between two. So yun lang naman yung importante. Ngayon, matapos mong madinig at matapos nating mabigyan ng daan, meron ng tinatawag na chance ang tao na makapamili kung anong side ang kanilang papanigan. Doc, nabanggit mo kasi kanina na kailangan ng katawan ng tao at merong mga iba't ibang klase, merong dalawang klase talaga ng grease or grasa ng katawan natin. Pero ngayon, Doc, sa ating pong mga manonood, ano ba itong grease? Ano ba itong pampadulas, kumbaga, or pampasmooth ng daloy ng katawan ng tao? Especially, di ba, sa atin pong mga joints, di ba, parang sa sasakyan, Doc. So, siguro, ikakategorize ko siya, Doc, na ito na yung mga fats, kumbaga, na kailangan ng ating katawan. Kasi nung last time, di ba, Doc, pinag-usapan natin yung mga klase, yung iba't ibang klase ng fats. Pero ngayon, mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ay yung mantikilya, yung butter na tinatawag. And sinimulan natin yung last week, di ba, mga kaibigan, sa atin pong mga condiments, mga pampalasa, na nagbibigay talaga ng ibang kagat, Doc, no, kapag meron tayong kinakain. Siyempre, merong ano ito eh, yung lasang talagang very inviting eh. Appetizing. Kasi alam mo naman ng tao, we are more on what you call it, yung how you enjoy yourself, especially kung kumakain ka. Pero pag pinag-usapan natin itong trans fats o itong tinatawag na mantikilya sa Tagalog, eh masasabi ko talaga na iwas tayo dyan. Lalo-lalo na pag wala tayong complete knowledge with the way of processing it, then the tendency, minsan, natatrap tayo sa isang bagay na nakakasanayan mo na yun pala yung reason kung bakit madaling magkasakit ang tao. Totoo yun. Kaya napakagandang pag-aralan yan. Dahil alam naman natin itong mga taba na ito, kung tawagin ni trans fat, isa sa bahagi na pinagmumulan ng heart disease, inflammation, at yung bad cholesterol natin. Sa halip na mapataas natin yung good cholesterol, tumataas yung bad cholesterol. So pag dumami yan, ang dumami, nagkakaroon ng blood clotting, nahihirapan ng heart mag-pump kasi kumikipot yung kanyang pinaka-size ng loob ng ugat na dinadaluyan ng dugo. Kaya pag nahihirapan ng puso, dahil medyo nahihirapan siya, kaya nagkakaroon ng ganun tinatawag na heart attack o heart problem. At kung sa brain naman, nagkakaroon ng tinatawag na stroke. Na ito naman pwede naman talagang maiwasan. Kaya kung pag-aaralan natin itong mga findings ng ating mga leading professionals, especially itong article ng Internal Medicine, nung pinablis ito ng 2014 ng Harvard School ng Public Health,
ay nakita nila na talagang dapat nating malaman yung bahagi ng may kinalaman dito sa trans fats na ito. And at the same time, Doc, no, parang ano, parang sa atin kasi ngayon, lalo na kung kinalakihan natin na naglalagay tayo ng mantikilya or butter sa atin pong mga tinapay or sa ating pagkain, no? Kasi iba yung lasa talaga. Kasi, inamnam talaga eh. Di ba, Doc? Parang iba talaga. Madidisib ka. Talaga, you will be trapped with this, what you call it, kung tawagin niya yung mga pampalasa. And at the same time, Doc, no, gusto ko lang din banggitin yung atin pong, yung itong galing po dun sa, ano, sa study nung sa Harvard, na meron siyang pinagmagatan na Association of Dietary Circulating and Supplement Fatty Acids with Coronary Risk. So yeah, sila din mismo, talagang nakita din nila na merong problema, meron kang maaaring makuhang sakit doon sa pagkain mo ng ganong klaseng taba. Kaya nga pagka kami pumupunta ng probinsya, lalo na pag Laguna, may nagtitinda rin ng ano, puto bongbong ba yun? Ay, oo, Doc. Tapos tinatanong namin kung meron bang mantikilya yan. Eh, pag sinabing meron, hindi na lang kami bibili. O kaya naman, pwede, huwag nyo na lang lagyan. I think, Doc, yung mga ganun, parang tatanungin naman yata sa atin ang tindera. Kasi na-try din namin yun, Doc. Kasi si o Mama, kaya yung, alam mo yung buko pie. Ay, oo, siyempre, Doc. Siyempre, nilalagyan nila yan. Kaya hindi kami makabili. Kaya masasabi ko sa'yo talaga, it's not that easy. Especially yung talaga nag-commit ka na talagang hindi ka talaga kakain ng ganun. Kaya talagang nakakaiwas naman. Ayan. So yun yung magandang ano, disiplina, no, sa ating sarili. Actually, kung tatanggalin natin to, maraming Pilipino yung makakaiwas dito sa problemang to eh. Pangalawa, hindi naman pinag-uusapan natin dito lang yung trans fats na yan. Ang tanong, paano ginagawa yung mantikilya? Siyempre, maramihan yan, bulk yan eh. So ngayon, ang ginagawa ng karamihan, ito naman wala nang para patamaan. Eh, nakikita naman yun sa internet, na talagang mayroong rendering plan na nagpa-process sila ng mga bultuhan ng mga taba na ginagamit dito yung tinatawag na mga maramihang mga dead animals. Ang purpose lang nito ay talaga ikunin yung fats na yun na ginagamit ito sa iba't ibang uri ng mga food production kasama na dyan ang tinapay. Kaya I'm quite, yung bibili ka lang pagdaka. Na siyempre, pag bumili ka ng tinapay, nakalagay doon, animal fats. Ang tanong, saan ang galing yun? Oo nga, Doc. Hindi ka sigurado. Hindi ako sigurado. Animal. I'm not gonna take any risk at all. Why? Because I have only one body. Anything na alam kong hindi makabubuti rito, eh, may kalayaan ako na piliin ko ano yung talagang mabuti sa katawan ko. Kanina, Doc, nabanggit mo na, Doc, yung tungkol dun sa tinapay, sa ating pong mga kaibigan, no? Ulitin lang natin po, dun po sa article na pinublish noong March 2014 ng Harvard School of Public Health, sabi po doon na, "The article reported a seemingly stunning result, eating less saturated fat, the dietary demon that makes buttery croissants so irresistible, doesn't actually lower a person's risk for heart disease." So sila na mismo, Doc, ang nagsabi. Kasi, Doc, di ba, lalo na pag sa Western, yung mga cheese, yung mga mantikilya talaga na nilalagay nila sa tinapay. Grabe yan. Actually, lahat yata ng mga, masasabi ko na processed food, eh, talagang hinahalo na nila. Siyempre, alam nila na very inviting. Na the moment you try that, you will keep buying it. Totoo, Doc. Hinahanap na ng nahuhook na eh. Kasi nagkakaroon ng pathway na anything na inintroduce mo sa body mo na alam mo nang merong stimulating type of effect, then the tendency, para bang inaakit ka na maging part na ng lifestyle mo yun. Kaya maraming pila-pila. Eh, yung word na binanggit na ano tawag doon? Dietary demon? Yung gamitan ka ng dietary demon, yun lang demon eh. Something very hurting na yun eh. Na alam mo na talagang hindi para sa katawan ng tao yun. Pero alam mo, nakatulong sa akin yung pag nakikita ko yung naghihirap yung mga napupunta ng hospital. Tapos wala naman sa budget nila yung panggastos nila. Nagkakabenta-benta lahat yung kanilang pinaghirapan. Isang napakalaking hamon yun eh. Na I'm not gonna take any kind of chance or something na ilalagay ko yung means ko doon.
Tapos nakikita ko yung hirap ng inaabot ng napakaraming mga tao sa hospital na hindi naman na-educate, hindi naman natuturuan. Then marami naman talagang walang alam eh. Kaya nga sa Biblia, yung lack of knowledge eh, dahilan yan kung bakit maraming maagang naghihirap at nababawian ng buhay. Kaya isang napakalaki talagang pangailangan ng mga tao sa buong mundo, hindi lang sa bansa natin, yung tinatawag na edukasyon. Kahit nga masabi natin na marami kang pinag-aralan, professionals ka when it comes to learning so many things in life. Mm-hmm. But the moment you receive these kinds of information, especially sa area ng health, ma-realize mo na ang pinakamahalaga pala na kaalaman o wisdom o karunungan ay yung maintindihan mo kung paano mo bantayan na talagaan ng ating kalusugan. Ang tawag naman namin dito ay pro-life. Mm-hmm. Ibig sabihin, pahalaga natin yung buhay ng tao dahil regalo ng Panginoon ito. Pinaghirapan niya, nilalangka. And at the same time, nung nahulog sa kasalanan natin yung mga magulang, binayaran pa yung ating pagkakautang. Ganun lang pakadali yun. Alam ko, we are not perfect. But we have goal in life na magawa natin yung bahagi natin. We are not claiming anything that we are perfect. But the way I look at it, it's a gift from God. Enjoy natin ang kalusugan sa araw-araw na pamumuhay. Umiwas tayo sa ganitong uri ng mga produkto na alam naman natin na nagiging dahilan, napakahirap pang mamatayan ang kasambahay. At makita mo yung mga kapitbahay na namatay nang walang kalaban-laban. Kaya isang uri ng mitiin ko na total, lahat naman tayo ay binigyan ng Panginoon ng blessing, eh bakit hindi natin ikalat itong blessings ng kalusugan na matututunan natin itong mga ganitong uri ng kapamaraanan. And part of naturopathy ay mabigyan ng awareness ng tao at mabigyan ng focus itong pinanggagalingan. Salamat, Dok. No? Ang ganda nun ng mga kaibigan kasi po, libre lang kasi yung kalusugan eh. Wala talaga siyang bayad. Magkakaroon lang tayo ng pagbabayad or nagiging mahal lang siya, Dok, kung pupunta na tayo sa ospital, kung meron na tayong nararamdaman na hindi naman talaga normal sa ating katawan, kaya ingatan po natin ang ating mga katawan. So ituloy po natin, mga kaibigan. Sabi po dito sa pag-aaral sa Harvard School of Public Health, the finding was reported widely in the media, hitting all the cultural hot buttons, food and fat, death and disease, bacon and brie, as Mark Bittman's column in New York Times rhapsodized, butter is back. Julia Child, goddess of fat, is beaming somewhere. So, mga kaibigan, kahit hanapin niyo po ito sa internet, makikita niyo talaga doon sa New York Times Magazine, ano, Dok, na talagang binigyan talaga nila ng pansin yung tungkol dito sa mantikilya or sa butter. Yeah. Na napaka-importante na bigyan po natin ng pansin kasi nga, isa to sa mga magbibigay na katulad kanina, Dok, di ba? Ang tumatak sa'yo, yung demon, di ba? Yung demon, just imagine that. Yes, oo. At kung yun yung ipapasok ko sa loob ng katawan ko, parang hindi ko yata kaya yun, Dok, no? Kaya kailangan po natin mag-ingat sa atin pong mga kinakain. And at the same ito time... Ito yung ano, ibig ko lang bigyan ng daan itong tinatawag na health line na ito, na itong FDA ay binan pala ito, itong... Butter na ito. Pero ang naging problema naman, pinahintulot nila na ubusin nila yung lahat ng reserba na nandun na noong June 18, 2018. Mm-hmm. So, ibig sabihin, gano'ng karami yan? At nagsimula yung pagbaba ng FDA noong 2020, noong January. So, ito yung point na hindi natin alam kung how much yung stock nila. Kaya kung ako tatanungin, para makasiguro tayo, eh, talagang... iwas. Hmm. Pangalawa, lahat naman ang dumaan talaga sa high temperature, alam naman natin yan, converted yan as a trans fats. Hmm. Na hindi talaga maganda yan sa kalusugan ng tao. Tama, Dok, no? Na sa ating pong mga manonood, gusto lamang po naming basahin, no, ulitin po natin yung dun po sa Healthline na binasa po kanina ni Dok na though the Food and Drug Administration ban of trans fats went into effect on June 18, 2018, and the products manufactured before this date can still be distributed until January 2020, which is last year, mga kaibigan. Or in some cases, kung meron pa rin pong mga produkto na manufactured noong 2018, ay pwede pa rin nilang ibenta sa mga grocery store. Mm-hmm. Ganong kahirap yun, Dok? So ibig sabihin, kung binan na nila, pero 20
2020 ay, nako, nakakabili pa rin siguro tayo ng mga meron, laban na to. Kasi maraming stock yan eh. Hindi naman ganun kadaling maubos yan eh. Talagang they are investing so much amount of money in order to for them to keep going. Kaya yung tinatawag na parang amnesty. Na binigyan nila ng ganung pagkakataon. Hindi naman malugo yung kanilang investment. Pero pinupuri ko pa rin ng FDA. Kasi kahit pa paano, nabigyan nila ng tuon yan because of that research na kanilang na pag-aralan o nabigyan ng tuon na hindi maganda talaga sa kalusugan. And Doc, gusto ko lang din ipakita rin siguro natin, Doc, no, sa atin pong mga manonood, yung tungkol naman dun sa ano ba tong mga trans fat na pinag-uusapan natin? Ano ba yung mga pagkain or sabihin natin yung mga pampalasa na meron palang mga matataas talaga yung trans fat? Diba? Na nailalagay natin or naisasahog natin sa ating mga kinakain araw-araw. Actually, kahit ano naman yan, kahit nga regular oil yan eh, pag pinaraan mo sa high temperature, matukukonvert din yun sa trans fats eh. Lalo na yung mga usong-uso sa Pilipinas yung nagamit na yung mantika eh, dahil nangihinayang dun sa sobra. Uulitin pa ng uulitin yan. Lalo na yung nilulubog lang yung mga prito-prito. Eh tayo pa naman, nangilig tayo sa fried, lalo na yung manok. O kaya yung french fries. Siyempre, maraming mantika yan. Alam naman itatapon. Talagang deep fried. Oo, ay, naku, grabe yan. Actually, highly carcinogenic talaga yan. So, something na to think about na malaman natin talaga na itong mga, katulad for example na itong mga, I'm sorry, yung mga popcorn na yan. Taas din ang ano yan. Pinalagay ng mantikilya din yan eh. Para luminam naman yung lasa. So, napakarami na ito natawag na hydrogenated oil na ito na talagang sabi natin talaga na mag-iingat talaga tayo dahil napakaraming mga bahagi na kung pagkaminsan pag nandun ka na hindi mo na po pwedeng sabihin na ganun lang kadali yung magiging resulta. Sabi nga kung anong tinanim mo yun na aanihin hindi mo po pwedeng hindi mo anihin no? Hindi po pwedeng hindi ka magbabayad. Totoo, Dok. Kaya maganda eh, huwag ka namang utang. Pangalawa eh, reverse mo na. Buti na lang, may tinuturo tayo na itong lemon pala o calamansi ay nakapagpapaluso ng mga saturated fats. Yes. Kaya ito yung point na hindi pa naman huli. And we are encouraging all our people, especially our viewers, to make some sort of, what you call it, a smart decision. That you are not gonna just forget about the benefit or the blessings na meron tayong kayamanan. Na ang totoong kayamanan, to be honest with you, hindi naman yung bahay eh. Hindi yung lupa mo, yung property mo eh. Hindi yung sasakyan mo eh. Para sa akin, kung tatanungin mo ako, part yan ng life. Pero para sa akin, ang kayamanan ko ito. Yung katawan mo. Bigyan ng God ito. Property ito. Na hindi ko po pwedeng, I'm sorry to use the word, yung bastusin ko yung katawan ko. I'm not gonna do that. Because I know the value. Sobrang mahal tayo ng God. Na po pwede natin kilalanin siya sa pamagitan na maintindihan natin na hindi natin po pwedeng pabayaan, baliwalain, o kaya naman ay abusuhin. Kaya ang ating mitiin talaga dito, buksan natin ang daan. Talagang bato-bato sa langit. It is really a high time sa ating mga kababayan ngayon na maglakas loob tayo. Hindi namin ginagawa ito para i-down kung ano man yung mga nakikita. FDA na nga ngayon ang tumutulong sa atin eh. Pero ang point dito, kailangan natin ng diretsuhan eh. Kailangan natin ng wala nang patumpik-tumpik. Wala nang paikot-ikot. Ang dami nagkakasakit, nakapila sa hospital. Hindi ba tayo naaawa doon na wala namang alam? Kaya this kaalaman pang kalusugan, ito yung point na sabi ko nga, hindi natin ito hihintuan. Ang tanging ko lang namang kung tawagin natin na yung appreciation na maaari nating makamtan dito, eh yung maramdaman din naman ng viewers natin na dapat dumami naman yung bibigyan ng panahon na makinig sa programa ito. Totoo, Doc. At saka yung ibahagi, no? Kaya, Doc, ito na siguro yung time natin para mag-appeal sa atin pong mga manonood na kung meron po kayong katanungan, may mga suggestions po kayo, o meron po kayong mga special prayer request po tungkol po sa inyo pong kalusugan, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Hope Channel North Philippines o dun po sa mga numbers po na makikita nyo sa baba po ng inyong pong screen. So, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagsubaybay po
dito po sa Kaalamang, Pangkalusugan. Dok, idiretso na natin. Sabi mo nga, wala nang patumpik-tumpik pa. Diretso. Dok, ano ba yung mga pagkain na mataas sa trans fat? Ay nako, to be honest with you, diretsuhan na rin lang talaga. Yung binanggit ko kanina, yung french fries, ilang beses inuulit-ulit yan, lutuin yan. Saka itong mga, alam mo na, yung bilog. Bagay, wala naman tayong binabang. Hamburger. Oo, yan. Okay lang yun, Dok, kasi wala namang brand, so safe tayo. Okay, oh. Yung mga, tawag yung bilog na matamis masyado. Yung donut. Ayan, okay. So, kaya nga nakalagay donut, do not eat. Do not. Eh, guminsan kasi, hindi natin iniintindi yung ano eh. Basta yung may lasa yung, lang eh. Alam mo yung hopya? Mm-hmm. Kaya pala hope. Ang sabi ng holy angel, yung good angel, hope! Sabi, no, hope! Ah, parang hope muna, please, hope! Please, don't, hope! Sagot naman ng nung bad angel, yeah! Hope! Yeah! Kaya hope ya ngayon yung... Kaya laban yung, silang dalawa kung alin yung papakinggan mo. Mm-hmm. Eh, doon tayo doon sa hope. Ibig sabihin, yeah. Don't eat it. Ayan, sa atin pong mga manonood, ano, medyo mabigat po kasi, mga kaibigan, yung mga pagkain talaga na meron pong mga mantikilya kasi halos lahat, Dok, no, na ating mga pagkain. So, I think, ano, pwede kahit siguro natin... Kahit yung mga ice cream na yun, nilalagyan din ng animal fats yan. Siyempre, para sumarap yung lasa. Eh, wala na yata hindi nilalagyan eh. Kaya hindi ako makabili ng tinapay. Kaya gumagawa ako ng sarili kong tinapay. Mm-hmm. Eh lahat halos ng tinapay, merong animal fats. Mm-hmm. Totoo do. Eh ang point dito, eh paano gawin yung animal fats? Hindi, yun lang saturated fats, masama na. Eh pero yung mga matatagal ng patay na hayop, giniling mo pa. Nakaramihan ng mga baka, kaya pala yung mga baka, nagkakaroon ng mad cow, kasi pinapakain na sila ng bone meal. Na kung tawagan yung mga giniling din na patay na hayop. Mm-hmm. Kaya pag ito'y nagsama-sama, at nakakain ka ng animal fats na yan, hindi lang naman yung hardening ng artery, yung pagkasira ng blood vessels mo, o yung blood clotting na yun eh. Eh yung prion protein ang problema. Masisira yung brain mo. Dahil hindi design ng katawan ng tao, napasukan natin na yung baka na pinanggalingan ng animal fats na yun, eh pinakain ng kapwa, laman nila, kaya nagkaroon tinatawag na brain disorder, o yung tinatawag na mad cow. At pag nakain ng tao, itong parts ng mga bakang ito, kaya nga sabi ng ating propetisa, 10 times ang increase ng sakit. Kaya ang pinag-usapan na natin, huwag tayong babalik nung 20 years ago. Kasi kung yung iba, para lang ma-justify nila, na pinakain din naman ng Panginoon. Pero ang point, yung liwanag, lumalago yan. Dapat tayo nagkakaroon ng tinatawag na idea na ang panahon nagbabago. Kaya nga nung nakita ng ating propetisa na kahit na nga itong mga milk na yan at itong mga, kung tawagin natin, mga cheese na yan, ay hindi na maganda. At yung mga gatas na yan, ay sa kadahilanan na iba na yung kondisyon ng pamamaraan ng tao ngayon. Pangalawa, nilalagyan na recombinant bovine growth hormone ang mga baka para mabilis mag-lactate. Ang tanong, kaya pag nakain ng mga kabataan, mabilis nagre-regla. At nagkakaroon ng rapid maturation. Biglang lumalaki yung bata. Kumbaga parang kinalburo, no, Dok? Kasi oo, bakit mo kailangang madaliin? Hayaan natin na kumain tayo ng natural. Kaya ito yung point na sabi ko nga, maraming Pilipino walang alam dito. Tanggapin natin. Hindi tayo talaga nailagay sa sitwasyon na meron tayong built-in knowledge tungkol dito. Talagang kailangan natin talaga ng liwanag na may kinalaman tungkol sa diretsuhan. Salamat, Dok. And sa ating pong mga manonood, no, yung ito pong mga pagkain na tinutukoy po namin na mataas po sa trans fat ay ito po yung mga vegetable shortening o yung merong mga partially hydrogenase oils. So, kapag nakita na hydrogenated oil, so kapag nakita pala natin yun sa mga ingredients, yeah, Dok. Yan, hydrogenated oil. Pag nakikita pala natin yun, doon sa mga binibili natin sa grocery stores, yun po yung talagang trans fat na makikita natin na talagang makakasama sa ating katawan. Ano pa? Yung mga binanggit kanina ni Dok na mga fast food na mga pagkain katulad ng mga french fries, yung mga burgers, di ba? Yung mga donut, yan yung mga mabilisan na kainin, yung mga noodles. Donut eat. Yes, di ba? So, ayan, Dok. And at the same time, yung ating mga certain margarines na pinag-usapan din natin sa atin pong mga manonood na last week, di ba, Dok, yung mga margarine din natin, di ba, kung paano sila nagagawa, kung paano sila inilalagay o inihahalo doon sa mga paborito nating mga pagkain araw-araw. Alam mo yung sa amin sa Bulacan, pagka Pasko, hindi talaga po pwedeng kainin yung putong puti, kung tawagin. Oh. Putong puti ang tawag.
Nilalagay ng margarin yan. At ah, yung pinakaibabaw, Dok. Yung ibabaw. Talagang part yan eh. Mm. Pangalawa, pag nagluto nung, kung tawag, ano nga yun, yung soup? Yung, ano tawag doon sa soup na merong parang miswa? Ah, okay. Ay! Ano tawag doon? Dok, yung, ano ba tawag, molo? O, may molo basta yun? Miswa ang tawag, miswa ginagamit. Mm-hmm. Nilalagyan pa namin ng, ano yan, ng kulay na aswete. Para magmukhang appetizing. Mm-hmm. At ma-attract yung mata. Tapos hinahaluan ng mantikilya yon para iba yung limnam-nam. Oh, yun talaga yung nagdadagdag talaga. Yun talaga, no? Nagbibigay talaga ng tinatawag na ano yan, additionals na food enhancement o yung pampalasa. Hmm. Alam niyo po mga kaibigan, gusto ko lamang din po mas i-emphasize, no, yung kanina pong binanggit ni Doc, nabanggit mo na Doc kanina, pero ito yung trivia natin sa kanila ngayong araw na to. Kasi siguro hindi natin napapansin sa atin pong mga nagluluto, especially sa atin pong mga nanay, sa atin pong mga lola, at even yung mga tatay at lolo natin na mahilig magluto, no. Sabi po pag-aaral po about trans fat na high cooking temperatures used during frying can cause the trans fat content of the oil. So yung trans fat mismo dun sa mismong oil na ginagamit natin ay mag-i-increase pa siya slightly ng dahan-dahan dahil dun sa temperature. Eh, paano kung laging pataas ng pataas yung temperature, Doc, no? So, sabi dito, the trans fat content increases each time the same oil is reused for frying. So, mas matagal na ginamit, Doc? Mas marami, mas mataas actually, ang trans fat? Actually, dinadagdagan lang natin ito. Sangayon sa pag-aaral nga, pag kumain ka ng ganyang uri ng mga trans fats, nagdi-deplete yung oxygenations ng blood mo. Mm-hmm. Pag nag-drop ng 30%, yung oxygenations ng dugo mo, bagsak ang immune mo. Kaya madali kang gapiin itong tinatawag na cancer. At yung pinag-aaralan natin ay yung methylcholantrin, mm-hmm, benzopyrin, mga mantika din ito na taba na dumaan sa matataas na temperatura. Mm-hmm. Kaya hindi lang pinag-uusapan natin yung heart attack dito, yung sakit sa puso, yung tinatawag na stroke. Pero napakarami pa. Na napakadami pang mga makukuha natin sa ganyang uri ng kapamaraanan. Mm-hmm. Kaya talagang sabi ko nga, talagang dapat lang talaga na bigyan ng tuon ito. Tapos, kahit nga vegetarian eh. Oo nga, vegetarian kaya pinagmamalaki mo na hindi ka kumakain ng flash food. Mm-hmm. Yung vegan. Pero kung lagi prito yung tokwa mo, mm-hmm, trans fats din yan eh. May animal pa din. Kahit nga olive oil pa yan eh. Mm-hmm. Kahit nga flaxseed oil pa yan eh. Mm-hmm. Pag pinirito mo yan, at pinataas mo rin yung temperature, pinaraan mo sa high temperature yan, consider yan, transfer yan. Mm. Nagte-turn yung chemical niya, reaction, into trans fats. Kaya I am not suggesting or recommending people, especially for those who are vegetarian, claiming something, that they are health conscious. No way. Hindi talaga pwede eh. Kaya kitang-kita ko eh. Kaya iwas talaga eh. Kaya yung kapamaraanan na, for example, ang talong, hindi ba nyo ba alam na yung piniritong talong eh, napakataas ng trans fats? Ah, kasi na-absorb niya, Dok. Na-absorb yun at napakataas ng mantika ng piniritong talong. A-absorb din talaga yan. Malinam naman lasa talaga niya. Mm-hmm. Samantalang pwede mo namang steam yung talong. O, kaya i-boil tapos, mo. Tapos ibabad mo doon sa hilaw na mantika ng extra virgin coconut oil. Mm-hmm. The same ang lasa niya. Ay, totoo, Dok. Tapos konting asin lang, di solved ka na. Ay, nako, solved na. Ala ng problema. Mm-hmm. O kaya, gulay, nagsinigang ka, gusto mo makaramdam na parang may lasang mantikilya, o dilagyan mo nung tinatawag na extra virgin coconut oil, o kaya naman yung olive oil. Na hilaw, cold fresh. Mm-hmm. The same thing. Kaya, Dok, no, parang, ano, ang sarap kumain, Dok, sa totoo lang, ang sarap kumain. Kasi nga, kung alam natin sa atin pong mga manonood, kung alam natin kung paano maging malusog yung katawan natin, makikita yun kung paano tayo mag-prepare nung ating mga kinakain. So, wala kang guilty. Nag-enjoy ka na, pero later on, nagkaka-sore throat ka, nagkakaroon ka ng palpitation, tapos nararamdaman mo, sumasakit yung dibdib mo. Oh, sumisikip, no, Dok? Nag-enjoy ka nga ng panandalian, pero later on naman, hindi naging maganda yung kondisyon ng kalusugan mo. Mm. Paano kung masubukan ka? Mm. Atakihin ka? Hindi ka namatay? Naging pabigat ka? Ang masakit yung naka-wheelchair ka na. Yun lang, Dok. Tapos magiging burden ka ng iyong pamilya. Na yun yung pinaka-point na hindi dapat na tayo umabot doon. Mm-hmm. Kaya tayo naririto ngayon para hingin natin ang tulong ng guidance ng Holy Spirit na tayo mismo ay magkaroon ng decisions ngayong hapon
na magkaisa tayo. Mm-hmm. Na magkaroon tayo ng itong tinatawag na healthy lifestyle. Paramihin natin ng mga Pilipino na mga iwas sa mga pagkain nakabamatay. Mm-hmm. Ang tawag dito ay pagpapakamatay ng hulugan. Walang pagkakaiba yan sa thou shall not kill, mm-hmm. na pagpapakamatay ng biglaan. Actually, people actually are becoming guilty with these kinds of sin. Mm-hmm. Na ang sabi doon, huwag kang papatay. Over yan eh. Mm-hmm. Ito yung tinatawag na killing me softly. Na dapat nating malaman ito. Kaya ang kasalanan naman, actually, hindi naman yung komo actual na pinateme yung tao eh. Actually, kumain ka lang ng bagay na alam mong araw-araw eh, humihina na humihina yung kalusugan mo. Actually, binaviolate mo rin yung kautusan ng Panginoon eh. Mm. Malawak ito. Mm. And at the same time, Doc, no, siguro ituloy natin, Doc, yung iba pa, no? Kasi mga kaibigan, hindi lang dun sa mga fast food na nakikita natin, yung mga fried, no? Hindi lang doon. Diba, pati yung mga may cakes pa yan, mm-hmm. o may muffins pa yan, mm-hmm. may pastries pa yan, etc. Yes, pizza. Mm-hmm. Ay, naku, to be honest with you, puro lahat yan, nilalagay ng vegetable shortening, mm-hmm. margarine kung tawagin natin. Tsaka, kaya, Doc, may isa pa. Yung non-dairy creamer na tinatawag natin, yeah. yung mga nilalagay natin sa kape, sa let's say yung doon sa mga, di ba yung example, yung mga hot chocolate, di ba nilalagyan yeah, din cream. Ng cream, di ba? Matindi yan. Alam niyo po ba mga kaibigan na ang main ingredient niya kung bakit siya sobrang malasa ay sugar and oil pala, Doc. Mm-hmm. So sa atin pong mga kaibigan, no, yung whipped cream, yung lahat ng mga klase ng mga kala natin sa ano, purong-purong cocoa lang, 'di ba? Parang ano, pero hindi pala, no. Ang mabigat nito, maaring maisip ng maraming viewers natin na grabe naman pala itong program na ito. Parang ano wala pa, ka nang kakainin, parang Doc. Parang kawawa naman tayo. Uh-oh. Pero hindi nila alam, meron namang alternatibo. Mm-hmm. Hindi naman common din discuss natin 'to. Eh katulad ng ala ng magluto ko na nga lang kunyari ng sinigang eh. Mm. Kung namimiss mo yung lasang isda, lagyan mo ng seaweeds. Mm-hmm. Namimiss mo yung lasang mantika, patakan mo, isang kutsara. Mm-hmm. Sa bawat sinigang, lasa rin ginisa. Katulad ng munggo, ang ginagawa namin dito, ilada mo lang sa sibuyas kamatis. Mm. Lagyan mo ng seaweeds. So, tapos pag malamig na, lagyan mo ng extra virgin coconut oil. Yung luto na, mm-hmm. para hindi siya magisa. Mm-hmm. Pag tinikman mo, parehas ang lasa. Mm-hmm. Ito yung tinatawag na art of cooking. Mm-hmm. Pag sinabing art, hindi yung mag-eksperimento ka para lang laruin mo yung panlasa ng mga kakain. Dahil gusto mo lang na purihin ka dahil masarap kang magluto. Na nai-enjoy nila. Hindi po tama yun. Ang kailangan talaga natin, mag-aral tayo ng masarapang lasa na hindi naman kailangan sirain yung chemistry o yung tinatawag na bahagi na kailangan ng katawan na makuha niya. And at the same time, Doc, no, gusto ko lamang din ipaalam or ibahagi sa atin pong mga manonood that scientists around the world simultaneously showed that saturated fat, the kind in butter and lard, increases both the bad cholesterol, making it similar to carbohydrates overall, but not as beneficial to health as polyunsaturated fats from nuts and vegetables, which yeah. is yung good na fats natin, yeah. Doc. Mm. So, napakalinaw dito, Doc, na talagang even scientists, di ba, talagang pinag-aaralan na. Pero sa nuts naman, medyo maputol kita dyan. Mm-hmm. Hindi ko may suggest yung nuts ng Pilipinas eh. Mm-hmm. Kasi highly acidic eh. Lalo na yung nabibili na prito. Ah, yung inaadobo. Yung inaadobo. Mm-hmm. Eh, hindi lang naman trans fats eh. Nilalagyan pa ng MSG. Mm-hmm. O edi lalong naging grabe yung tinatawag na problema na makukuha ng katawan natin. Mm-hmm. Kaya pag pinag-usapan natin yung, kung tawagin natin mani, I'm sorry to say that. Mm-hmm. Marami naman tayong makukuha ng mani, katulad ng almond nuts. Maganda ang almond nuts, one of the best one. Yung tinatawag na nuts, yung almond, yun ang mitasuggest ko. Ayan. And at the same time, no, sa atin pong mga manonood, gusto lamang din po namin ibahagi sa inyo ang sinabi po ni Walter C. Willett, an American physician and nutrition researcher,
Currently, he is a Frederick John Stair Professor of Epidemiology and Nutrition at the Harvard School of Public Health. And siya din dok yung chairperson ng Department of Nutrition since 1991 hanggang 2017. And you know what, Doc, kung anong sinabi niya? Sabi niya po, mga kaibigan, doon po sa article na nilabas po ng Harvard, yung kaninang binasa natin na about the is butter really back? Kasi di ba binan siya, Doc? So ito ang sagot ni Dr. Walter. Sabi niya, butter is not back. Long-term health will be better with olive and other oils. Kaya sumagot siya yung kaninang shinare natin, Doc, na may nakalagay na Julia, na word na bata, di ba? So sabi niya dito, sorry Julia, o di ba? Kasi ang butter hindi talaga nagbabalik, Doc. So napaka-importante na isipin mo, Doc, ang tagal niya naging chairperson ng Nutrition, Department of Nutrition ng Harvard University. So parang ang sarap isipin na tuloy-tuloy talaga, mga kaibigan, yung pag-aaral tungkol dito sa butter. Kasi nga, masarap nga naman, malinamnam nga naman, at lahat halos ng pagkain natin ay meron nito. Eh, syempre, pag alam mo sa mga restaurant, para bumalik ka, ang number one na priority ay yung mahuka. At merong lasa na mag-i-invite sa'yo para bumalik-balik ka. Totoo, Dok. Kaya pagka marunong kang gumawa ng tinatawag na kakaibang lasa, doon nahuhuli yung panlasa mo, yung attraction mo. Doon nakukuha ng kaaway yung tinatawag na loob mo. Kasi pinakamadaling makuha ang loob ng tao sa pamagitan ng panlasa. Di ba? Ang mga lalaki nga, pagka gustong mapaibig ng isang babae, ipagluluto niya. At gagawin niyan lahat para makasiguro na yung lalaking nagugustuhan niya ay makuha niya sa pamaraan na mabigyan niya ng pagkaing magugustuhan niya. Yan din ang ginawa ni Satan, di ba? Mm-hmm. Pinakain niya si Adam and Eve ng fruits. Mm-hmm. Kasi siyempre, attracted naman talaga eh. Ganun din si Esau. Nasa sobrang gutom niya. Pinagpalit niya yung pagiging panganay niya sa isang tasang lentils. Mm-hmm. So ang point ko, ang panlasa, pag hindi mo binantayan, gagapiin ka niyan. At yun ang pinaka the most powerful use or snares of Satan to deceive human mind. Kaya hindi piro ito. Kailangan talaga natin tinatawag na strong determinations. Kaya nga itong si Daniel, just imagine, 16 years old. Paano niya na-overcome? Kasi yung training ng magulang niya, talagang rigid. Bata pa lang sila. Tinuruan talaga sila na anything na hindi maganda sa kalusugan, talagang should be out. The same thing dun sa tatlo, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Eh bakit very strong ang will nila? Kasi healthy. Meron silang tinatawag na kakayanan na talagang pag sinabing hindi maganda sa katawan, no. And that's what we need. The moment we learn something na ang isang bagay na hindi maganda, kung strong ang determination mo, hindi mo ipapasok sa loob ng katawan mo yan. Bakit? Kasi alam mo kung ano yung magiging resulta. I agree, Doc. At saka malaki talaga, mga kaibigan, yung word na disiplina. Yeah. Kasi sa sarili pa lang natin, dapat dun na magsimula yung disiplina. Hindi yung didisiplinahin ko itong anak ko, itong kaibigan ko, itong nanay ko, kung sino man, di ba? Unahin natin i-disiplina yung sarili natin. Yeah, that's kasi right. From there, Doc, di ba? Yun siguro yung isang mga pwedeng panghawakan ng isang kabataan, ng isang magulang, ng isang anak, o ng isang lolo at lola na, ay, hindi, bawal na sa akin yan, may diabetes na ako. Eh, paano kung kumukurot-kurot ka pa ng kung anumang matamis, di ba, Doc? So, nasa sa atin po yan, mga kaibigan. At hindi po doon nagtatapos dahil ibabahagi po namin sa inyo ang sinabi pa, Doc, ni Dr. Darius Mozerfan, an American cardiologist, Adin and Jean Mayer Professor at the Gerald J. and Dorothy R. Friedman School of Nutrition, Science and Policy at Tufts University, and Professor of Medicine at Tufts University School of Medicine. Dok, mga bigatin talaga yung ating mga kaakibat dito, Dok, sa ano, sa may grasas. Eh. Yes, may oo, Dok. And alam niyo po ba kung anong sinabi niya doon, Dok, sa tungkol dito sa butter, dito sa grease na ating kinakain, Dok? Sabi niya, definitely not. Although saturated fat content is unhelpful for judging foods, people should
prioritize those foods that we know improve health, and butter is not one of them. Mga kaibigan, kayo po ang humusga. Sila po na mga doktor ay nagsabi na na ang butter hindi natin kailangan. Pero yung kanina nga pong binanggit ni Doc na kung tayo magpe-prepare ng isang pagkain na naaakma doon sa katawan natin, mas magiging malusog ang ating katawan, mas ma-enjoy natin yung life katulad ni Doc Tam, di ba? Doc, iba yung enjoyment mo na ngayon na sinasabi mo, Doc, na mapapasintabi lang ako, Doc, na yung sa senior citizens group, yeah, kumbaga, di ba? Pero iba talaga kapag yung nakakatakbo ka pa, nakakapaglaro ka pa, di ba? Nakikipagsabayan pa sa mga kabataan. Noong Sunday nga eh, nagulat ako dun sa sinabi ng isang kabataan eh. Siyempre, the way I play basketball, ang kalaro ko, 20s, late 20s. Siyempre, mga bata ito eh. Eh, siyempre, hindi maiwasan na nakikita pa rin nila na mayroon pa rin kahit pa paano ko na resistensya. Lahat pagod na pag nakapitong laro na. Pero ako, okay pa. At nung hindi nila ako masyadong magwardyahan, siyempre, marami yung shoot ko dahil lagi kami nananalo. Ginamitan ako ng word ng isang naglalaro doon. Napapahiya kasi sila. I'm sorry to use that word. Ang sabi sa akin eh, binababoy na tayo ni Doc Tam eh. Nakakahiya na ito. Babuya na ito. Dahil siyempre, embarrassing eh. Mm-hmm. Na bakit ganun? So ang pinopoint ko, ini-enjoy ko kasi eh. Mm-hmm. Hindi ko naman gagawin maglaro ng basketball kung... Hindi ka nag-show off, Doc, kundi nai-enjoy mo kasi... Ini-enjoy ko kasi unang-una... Yan ng katawan mo. Unang-una, eh, pinapawisan ako eh. Hindi para magmayabang na ganun-ganun ako. Mm-hmm. Kaya lang, aking tanging binibigyan ng daan dito, yung hindi naman ko mo senior citizen ka na, eh, para bang tingin mo, ay ayaw mo nang ilagay yung sa sarili mo sa magandang kalagayan. Kaya I'm challenging all senior citizen. Hindi pa huli. Kumain lang tayo ng tama, exercise tayo. Pangalawa, huwag na nating entertainin yung mga stress na yan. Mm-hmm. Dahil ito yung time talaga na kunin natin talagang muli yung karapatan natin bilang mga nilalang na ang kalusugan laging available. Nasa sayo lang kung ano yung part mo, kung ibig mo na ibalik ng Panginoon ang ating kalusugan. Salamat po, Doc. And sa ating po mga manonood, nais po naming anyayahan po kayong muli na mag-send po kayo ng mga comments or suggestions or ng inyo pong prayer request sa inyo pong magulang na may sakit o mga kaibigan o mga kamag-anak man po na para ipanalangin po namin sila dito po sa programa ng Kaalamang Pangkalusugan upang lahat po tayo ay manatiling malusog. At gayon din po, nais ko din pong ibahagi, Doc, kasi Doc, isa din sa mga nakita ko talaga na matinding pang-akit sa mga consumer sa ating pong mga mamimili ng mga produktong mga produktong dapat hindi naman natin kinakain. Ito, Doc, nabasa ko sa isang magazine. Ang sabi doon ay, eat butter to lubricate your arteries. A very healthy snack indeed. O, di ba? Ang ganda nga naman, di ba, Doc? Mm. Yung talagang eye-catcher na siya. Tapos, may picture pa to, Doc, eh. Talagang yung isang bata kumakain. Lalo na sa mga advertising kasi, siyempre naman, pag naniwala ka dun, huli ka eh. Totoo, Doc. Mm. Kaya, napakahirap po talaga, mga kaibigan, kung uunahin natin na ma-entice o maakit yung ating mga mata, yung ating ilong sa mga magagandang or masam yung amoy kapag may mga niluluto na masarap, 'di ba? Parang masarap kapag sobrang parang malinamnam na, 'di ba, Doc, yung amoy. And at the same time, yung kapag natikman na po natin, mga kaibigan, kaya bantayan po natin, guard our souls, guard our hands, guard all our senses, 'di ba, mga kaibigan? Kaya po ngayong hapon pong ito, nagpapasalamat po kami sa inyong pagsubaybay. And at the same time, ngayon na po ang portion na pwede po kayo mag-send ng inyong mga katanungan. Kaya, Doc, ito, sabi po dito, Doc, yung pag-inom po ba ng apple cider vinegar na may kasamang tubig ay nakakasama sa kalusugan? Actually, I'm not gonna advise or suggest to take that regularly kasi it's still considered as fermented. So we can use that, especially pag meron tayong kidney deposit or calcium deposit, may mga problema tayo sa gallstone or whatsoever, ginagamit ito with lemon. Pero when it comes taking it as a regular basis, I would suggest not to do it. Okay.
Okay. May isa pa, Doc. Isang senior citizen, Doc, ang nag-message. Sabi niya, good afternoon po. Pwede po ba na laging uminom ng gatas? Nagbigay siya, Doc, ng brand. Ano? Pwede naman siguro to, Doc, kasi siya naman yung nag-ano. Hindi naman po kami nagpo-promote ng mga kaibigan. So, Birch Tree, yung kanyang iniinom. So, pwede ba yun, Doc, na actually, araw-araw? Pag sinabi nating milk, actually, purposely, dinisign ang milk sa mga bata na walang ipin. Okay. At pag ang isang bata may ipin, ang ating katawan ay nagpapalit ng panunaw. Kung tawagin natin yung mga heavy type of enzymes na katulad ng pepsin, lipase, and so on. Kasi renin ang ginagamit ng dugo para tunawin yung gatas. Mm-hmm. Yan ay nakikita lang sa mga infants na hindi pa nilang kayang kumain ng kanin. So the moment na ang bata ay nagkaroon na ng tinatawag na ipin, ibig sabihin, i-adjust mo na yung pagkain niya sangayon sa edad niya. So pag uminom ka ngayon ng gatas na alam mo namang wala ka ng renin enzymes, yung gatas ay nagiging highly acidic. Kaya nagiging dahilan pa ng pagkakaroon ng sipon na kailangan palabasin pa ng katawan. So kung tatanungin ninyo ako sa natural medicine, we are not actually recommending, especially sa may mga ipin na mag-take pa ng gatas. Or else, ilagay niyo yung gatas sa tsupon, maglampin kayo, humiga kayo sa kama, at isipin niyo na bata kayo. Mm. But to be honest, anyway, ano lang natin yan. Mm. Hindi dapat. I think siguro ano, maganda din po sa atin pong sender no, na kumain tayo yung mga green leafy vegetables do, kasi mataas yun sa calcium kung yun po ang hinahanap niyo. Eh, homogenized na yung mga gatas, pasteurized pa yan eh. Anong nabubuhay na calciums doon? Be honest. Be very realistic. Mm-hmm. Do you think those kinds of material will remain inside that material, especially milk, after pasteurization, after homogenizing it? I'm sorry. This is just mainly craving. But in reality, wala tayong nakukuha anything. Di ba sinabi mo yung value? Mm-hmm. Pag-aralan mo, anong value makukuha mo doon? Mm-hmm. Ngayon, nakita mong wala. At maging acid lang sa katawan mo, why not just forget about it and learn something new? Na hindi na tayo madala nitong tinatawag ng mga over-marketing na yan. Mm-hmm. I'm sorry. That's the way it is. Nandito tayo sa kalaman pangkalusugan, pero it's an individual choice anyway. We are not here to condemn or to put down anyone. Purposely, this is just kaalaman pangkalusugan. Salamat, Doc. And gusto lang din po namin ibahagi sa ating pong mga manonood ang nakalagay po sa Councils on Diet and Foods, page 354. Food should be prepared with simplicity, yet with a nicety which will invite the appetite. You should keep grease out of your food. It defiles any preparation of food you may make. So, diretso yun, Doc. Talagang binanggit po talaga sa Councils on Diet and Foods na hindi po tayo dapat kumain nung grease na masama. Okay? Kasi meron po tayong tinatawag na yung ano, Doc? Ito, Doc. For sure, aabangan nila to next episode kasi ituturo po namin sa inyo kung saan po natin makukuha yung mga good fats. Okay, Doc? Maghahanda tayo dyan, yeah, Doc, di ba? Yeah, very good. Pero sa Tagalog, alam mo yung grease? Ano, Doc? Grasa. Yes, Doc. Totoo yan. Eh, kakain ka ba naman ng grasa? Oo nga, Doc, di ba? Ayan. So, sa atin din pong mga manonood, gusto lamang din po naming ibahagi sa inyo ang nakalagay po sa the Ministry of Healing, page 298. When properly prepared olives, like nuts, supply the place of butter and flesh meats. The oil, as eaten in the olive, is far preferable to animal oil or fat. It serves as a laxative. Its use will be found beneficial to consumptives, and it is healing to an inflamed, irritated stomach. So maraming salamat po sa atin pong mga manonood ngayon pong hapon pong ito. Dalangin po namin mga kaibigan ang inyo pong paggaling, especially po sa ating pong mga manonood na meron pong karamdaman. Kaya mga kaibigan, ito pong muli si Gladens Panuelos kasama po ang naturopathic expert na si Dr. Tam Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.